Hey guys, what's up? Redman Toys Raymond here. Kumusta kayo lahat guys? Hope everyone is doing okay. So ito guys, magte-testing ako ulit ng mga airsoft units before ko sila i-pack for shipping. So we have here 5 units pero 4 models. WE Glock 17 Gen 4, WE Glock 23 Gen 3, Umarex Glock 17 Gen 5, and WE M4CQB, gas blowback rifle, full metal. So, dalawa kasi yung Glock 17 na Gen 4 ni WE. Okay? So, ayan. So, unahin natin for the first unit, we have the... So, order to ni Sir Bonifacio. Sir Bonifacio, this is your unit, no? So, the Glock... The WE Glock 17 Gen 4. Okay? So, ayan, sir. Okay? So... Nilagyan ko na ng BB and nilagyan ko na ng gas yan. O, test, puputok na lang natin. So, kompleto naman, sir. Meron namang dalawang box wrap tsaka yung pin, no? Okay. So, nakasetup na ba? Maayos. Kita ba? Ayan. So, ito yung ating chronograph. So, yung sa mga hindi familiar, chronograph yung ginagamit natin pang testing ng speed ng isang projectile. Okay. So, ayan. So, sa mga di familiar sa airsoft, wala naman meron sa airsoft, actually. It's a, hindi naman siya replica. It's an imitation of a real firearm, no? Imitation siya. Parang airsoft version siya or toy version siya. So, sa mga hindi familiar, ang material na to is bakal. Okay, this is made of metal. Yung top part niya, made of metal. Hindi lahat pare-parehas metal, no? Pagka yung Tokyo Marui brand, ano kasi yun eh, made of plastic. Okay? Tapos, it uses 134A gas instead of yung mga green gas. Kasi to green gas to eh. Nakasulat, green gas for airsoft. So, mas mahina kasi yung mga 134A gas. Kaya, plastic lang yung gamit ni Tokyo Marui. Pero itong mga WE, tsaka yung mga ibang brand, Armorer Works, KJ Works, kung ano yung itsura sa tunay, ganun yung gamit nila. So, pagka bakal yung ibabaw, bakal. Pag plastic yung katawan, yung receiver, para katulad itong Glock, plastic din sa airsoft. Okay? So, yung sukat niya, yung size niya, pwede natin sabihin 98% similar sa tunay. Hindi yata siya 100 eh. Hindi yata siya 100% eh. Kasi nakahawak ako ng tunay na Glock, parang medyo malaki ng konti. Parang ganun. So, parang ganun siya. Okay? So, ayun. So, ito, wala namang meron dito. So, mga Glock na pistols. This is a semi-automatic na, ano din siya, na airsoft pistol. So, nasa na may magazine? Ayun. So, ang gagawin mo lang, basically, isang kasa, tapos putok lang ng putok. Hindi siya yung teka-teka na pistol na isang kasa, isang kasa, isang putok. Okay? So, ito, gumagamit siya ng green gas to power the unit. Okay? So, ito. Pakita ko sa inyo sa mga hindi familiar. So, papasok. So, kinargahan natin ng gas dito sa ilalim. Tapos, nilagyan natin ng bala. Okay? So, papasok lang natin. Tapos, make sure. Okay? Tatandaan ninyo. Keep your trigger finger out. Okay? Always trigger finger out. Hindi yan nakapasok dyan. Hindi yan nakaganyan. Trigger finger out. Safety. Tapos, make sure that the muzzle is pointed at a safe direction. Okay? Hindi siya nakaturo sa tao. Okay? So, ito na. Para mag-umpisa ka na, kung gusto mo na mag-shooting-shooting, is ikakasa mo siya na parang tunay na baril. Yan. Ganun siya. Hilain mo. Tapos, bitawan mo lang. Okay. So, yan. Ready na yan. So, ito. Testingin natin kung ilan yung power niya. So, makikita mo dyan kung ilan yung power, no? Ayan, so ilan siya? 388.1. Medyo malakas to ah. Okay, so next. 376.4. 369.7. 362.2. 358. And 354.5. Okay, so ngayon, ganyan, nakita nyo, bara-bara lang ako, hindi ako nagka-isang kasa, isang putok, diba? So,
kinasa ko lang din, pak, 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 ganun na siya. Yan. So, ngayon, nag-open na yung unit. Yan. Ang tawag dyan, nag-chamber open siya. So, it usually happens pag wala ng bala. So, yan, makikita nyo, dalawa yung barrel niya. So, meron siyang outer barrel na itim. Tapos, meron siyang inner barrel na brass. Okay? So, ganyan pag airsoft. Pero, paminsan, merong airsoft unit na yung inner barrel niya, color black din. Kasi, hindi yata brass yun. Hindi brass. Basta, ibang material. Parang zinc alloy, hindi yata yung ginamit nila na material dun sa inner barrel. Pagka black. Okay. So, yan. Okay? So, remove the magazine na natin. Wala nang bala siya. Okay? So, para bumalik, pwede mo siyang i-press down dito. Or, katulad ng ako tinuturo ko, is hilain mo yung slide. Yan. Kasi bababa yung sarili kasi may spring yan eh. Okay? Tapos, after na to, you have to hammer down. Kakalabitin mo siya. While pointing at a safe direction. Okay? Kasi nga, pagka hammer down mo siya, safe na siya. So, pag pinasok natin, katulad ito, ito, andito kasi yung power ng mga airsoft eh, nasa magazine, no? So, depende sa unit. Pag yung mga gas type na unit, katulad ito, this is a gas blowback pistol, ang power niya is nasa magazine. So, kahit may bala yan, pag walang magazine, walang mangyayari. Pero kapag katulad ito, walang bala, ayan, kita mo, walang bala, tapos dito, wala rin siyang bala, ayan. Pero kunwari, ayan, yeah, katulad ito, kinasa natin, di ba? So, naka-engage yung hammer. Pag pinasok mo yan, puputok yan. Ayan, kita nyo, pumutok. Kahit wala siyang bala. Kasi yung power kasi ng mga airsoft, nasa magazine. Okay? May gasto eh. So, ayun, kaya kailangan naka-hammer down. Para pag naka-hammer down, pag pinasok mo yung magazine, kahit nakalabitin mo, hindi siya puputok. Okay? So, yun ang safety ng mga airsoft units. Okay? Pag mga debattery naman, ang power kasi nun, debattery, so nasa unit yun. So, you have to make sure na hiwalay yung magazine at saka yung unit. Pagkatapos, ipuputok mo yung unit na nakaseparate to make sure na wala nang bala yung unit. Kasi minsan may naiiwan na bala sa unit eh. Ganun naman siya pag mga debattery. Okay? So, yun. So, let's proceed to the next unit. So, tapos na tayo sa unit ni Sir Bonifacio. Next unit, excuse me, another Glock 17 Gen 4. Okay, so ito. Order naman to ni Sir Dio Dante Ramos ng Albano Isabela. Sir, ito yung unit mo. Okay. So, ayan. Glock 17, Gen 4. Okay. So, ayan. Niligyan ko na rin siya ng bala. Saka niligyan ko na rin ng gas. Tapos, kompleto din naman. Andito yung dalawang box strap. Saka yung pin. Okay. So, mamaya na, ano pa ba order mo? Isang BB loader, saka green gas. Okay. So, ayan. So, ito na. Testingin na natin. Check natin kung yung FPS, tsaka kung may makita ba tayong problem, no? So, ayan. So, papasok natin. Ganun lang din. Pasok lang. Tapos, kasahin mo lang. Teka lang, restart ko lang yung chronograph natin. Okay? So, ayan. Firing tayo. Ilan to? 367.8, 356.3, and 352. Okay? So, ito naman. So, ayan, Sir Dio. Nag-open chamber. Remove the magazine. Wala nang bala. Okay? So, pull back the slide. Hammer down. Okay? So, ayan, Sir. Okay na tong isang unit. Next. Okay. So, dito naman tayo kay sa unit ni Sir Jerry Lorenzo ng Guagua, Pampanga. So, yung order niya is a Glock 23 by WE. So, doon sa mga di familiar. So, yung Glock 23, it's a smaller version of the Glock 18 or the Glock 17, no? Kasi ang Glock 17 saka Glock 18,
magkasing size yun, okay? Ang difference lang nila is yung Glock 18 merong full auto. Okay? So ito, meron siyang full auto. Airsoft to, ah. Pero pag sa tunay na firearm, sa tunay na barrel, ang Glock 23 walang full auto. Tapos naka 40 caliber yung bala na gamit niya. Imbis na 9mm. Ang counterpart kasi na to sa na walang yung ano, parang paano ko ma-explain? Ang Glock 19 parang Glock 17 semi-auto. No? Tapos ang sa tunay na barrel, ang kaparehas ng Glock 23 is yung Glock 19. Ang pagkakaiba nila sa pag ano, ang pagkakaiba nila is yung Glock 19 9mm yung bala. Ang Glock 23 40 caliber yung bala. Okay, yun yung sa tunay. Okay? Pero pagdating sa airsoft, parehas lang yung bala gamit nila na 6mm na plastic na BB, pero yung airsoft merong full auto na switch. Ayan. Okay? So ayan. Okay. So ito sir, Sir Jerry, nilagyan ko na ng bala. Kailangan natin damihan kasi nga meron tayong full auto. So check natin kung gumagana, kung kailangan ba nating adjustin yung trigger bar para mag-work yung full auto. Okay, minsan na naman kasi nangyayari may sumasabit, pero madalas naman hindi. Okay? So ito, testingin natin. So ganun lang din, always remember to keep your trigger finger out. Pasok mo lang to. Okay, then tapos, teka lang, reset natin yung ating chrono. Then, to. So, sa semi-auto muna tayo. Ilan? 337.9. 338.4. 333.9. Okay? So, ngayon, switch naman tayo to full auto. So, firing. Yun, burst mode. So, gumana naman siya. Nag 1, 2, 3. Tapos ngayon, full auto natin. Ubusin natin hanggang sa maubo siya. Okay? So, auto siya. Okay? So, medyo naparami yata yung lagay ko na gas. Kaya may lumalabas. So, avoid. Avoid na punuin yung magazine ng gas. No? Kasi hindi masyado maganda pag may lumalabas ng usok. Kasi nga, malamig kasi yun eh. Parang free yun kasi yun eh. So, nalalamigan yung parts. Pag parating ganun ng ganun, mas mabilis mababasag yung mga metal na parts sa unit. Tapos yung mga rubber, mabilis magkakrack. Parang ganun. Pero pag bago yung unit mo, okay lang yun. Ang ano lang naman yun, pag medyo matagal-tagal na yung unit mo, mas mabilis na siya masisira. Pag bago pa, wala pang problema yun. Fresh na fresh eh. Okay? So, ayun. So, ganun siya. Nag-open chamber na. So, remove the magazine. Okay, wala nang bala. So, ganun din. This is a Glock. So, you pull back the slide. Yan, hammer down. Tapos, balik mo siya sa semi-auto. Okay? Para, mamaya, makalimutan. Okay. So, ayan, Sir Jerry. Hindi na natin kailangan adjustin ang trigger bar kasi gumagana naman ang full auto. So, next unit we have is the Umarex Glock 17 Gen 5. Order ni Sir Ralph Angelo Rodrigo. To sir, ang inyong unit. So, sa mga hindi familiar, ang Umarex is a licensed brand, no? So, kung makikita mo yung box ni Umarex, meron talaga nakasulat na Glock sa kanya. Glock Perfection. Tapos yan, may Umarex Glock 17, no? Yan, Glock Perfection. Ano kasi siya eh, license unit, no? So mga Umarex actually sold siya worldwide, internationally siya. Kasi nga kahit sino or pwede talaga siya ibenta kasi nga walang piracy parang namangyayari sa kanya. Kasi nga license kasi yung mga Glock na logo, yung mga markings, tapos dito may nakasulat 'yan, no? Officially licensed product of Glock. Okay? So, ayan. Okay. So, ito na yung magazine. Nilagyan ko na rin ng balat. Nilagyan ko ng gas. So, testingin na natin. So, ganun din, Sir Ralph, no? Always remember to keep your trigger finger out. Okay? Ganyan ang paghawak niyan. Hold it as high as possible. Angat mo dyan, dikit mo dyan. Ganyan. Trigger finger out. Tapos, yan.
Pag naglalagay kayo ng bala, tandaan nyo na alternate ang bala. Okay? Ayan, walang butas. So, isa left, right, left, right, left, right, left. Ganun. Okay? So, ayan. Pasok natin. Diba? Okay naman ang Gen 5 eh. Mas gusto ko lang Gen 4. Ito, Gen 5 to eh. Okay. So, yung Gen 5, ano siya? Ang difference nito sa Gen 4 is yung dito, ayan o, parang natapyas na siya. Mas payat siya. Okay. So, doon sa mga di familiar, ito, Gen 4, no? Gen 5, no? So, makikita mo yung harap. Ayan. So, yung sa Gen 4, ito yung Gen 4, parang kwadrado. Yung Gen 5, parang medyo mas, ano siya, mas pointed, parang na-smoothen out. Ayan. Okay. Tapos, ambidextrous. Ambidextrous na yung Gen 5. Ayan. Kita mo, yung slide. Yung ano niya, slide catch niya. Nandito, tapos meron siya dito. Diba? Okay. Unlike pag sa Gen 4, nasa isang side lang. Okay? Tapos, yung magwell, yung parang ito, sa Gen 5, parang flared siya. Parang nakaganon. Ayan. Ito niya, ayan, ano, flared. Yung sa Gen 4, diretso. Okay? Tapos, sa Gen 5, tinanggal niya yung finger groove. Ito yung Gen 4. Meron siya ng finger groove. Okay? So, sa Umarex, isang main difference ng Umarex at saka ng WE is yung magazine, no? Ito. So, yung magazine ng Umarex, ambidextrous talaga siya. So, kunyari, left-handed ka, pwede mo ibaliktad itong mag-release, mag-catch, pwede mo siya ilagay sa kabila. Okay? Ngayon, yung kay WE, actually, pwede mo rin gawin. Pwede mo rin ibaliktad, pwede mo rin ilagay sa kabila. But the problem is, kay WE kasi, yung magazine niya, yung kanal, isang side lang. Pang right-handed lang. Yung kabila, wala. Yung kay Umarex, meron eh. Ayan. Ching, meron dito, meron dito. Gets nyo? Ayan. Ayan yung isang example. Kaya yung kay Umarex, pwede siyang left. Pag left-handed ka, pwede mo siya gamitin. Baliktad mo siya. Pag kay WE, pwede rin naman to. You have to modify lang. As in, gagrinder mo to, lalagyan mo ng kanal. Para mabaliktad mo siya. Para maging ambidextrous siya. Which is medyo mahirap. No? So, pero kaya. Yun nga. May mga gumagawa na rin naman na iba. Na minodify nila yung magazine. Niligay nila ng kanal. Para pwede na maging ambidextrous. Okay? Okay, so ito na, Sir Ralph, testingin na natin ang unit. So, ayan, pasok ko na. Kasayin natin. Okay, so ito, buksan natin ang ating chronograph. Okay, so ilan ang FPS nito? We got 381.7, 375.7, 375, 367.2, 362.2, and 355.7. Okay? So, ayan. So, nag-open. Remove the magazine. Nanang bala. Okay? So, pull back the slide lang din. Para hindi napupudpud yung slide. Kasi pagka binababa mo to ng ganyan, okay, mga porma. Pero mapupudpud kasi ito kasi kakayurin niya eh. Kasi bakal ito eh. Ito bakal itong slide catch. Mas bakal din itong slide. So, kakayurin niya. So, sa susunod, baka hindi na siya kumapit. Okay? So, yun lang. Okay. So, hammer down. Okay. So, ayan. Sir Ralph, okay na yan. So, dito na tayo sa last unit. So, order to ni Sir Silvino Villena. Sir, ito si Sir, medyo nakailang unit na sa akin tayo, suki natin to si Sir. Okay, so ito ang kanyang unit, napakalaking box, no? Kasi nga, rifle ka nga kasi ito. Actually, rifle, no? carbine siya, okay. So, ito ang kanyang order. It's a full metal.
Okay. So parang same nga siya sa tunay, 'di ba? Yung tunay kasi 'di ba bakal, 'di ba? So 'yun, parang ganun. So it's a M4CQB. So same size talaga siya ng tunay and mukha talaga siyang tunay. Kaya mag-ingat kapag naglalaro kayo ng airsoft, no? Huwag niyo siya inilalabas ng bahay. Doon lang kayo sa loob ng bahay niyo kasi nga baka kasi magpanik yung mga kapitbahay niyo pag nakita nila nilabas mo 'to. Hindi naman lahat ng tao alam na ano eh. Hindi naman lahat ng tao parang open-minded na ano yun, something. Yung iba pag nakakita, napapanik. Eh mahirap 'yun pag nagkaganoon. Okay. Baka ano siya, i-confiscate siya ng authorities kapag ka nagpanik yung mga kapitbahay mo. Kaya kailangan sa loob ka lang ng bahay. Okay? So, ayan. So, teka, check natin. Kompleto ba to? Kompleto naman. Dito yung tools, dito yung Allen key, tapos andito yung loader. Okay? So, ngayon, ito na lang din gagamitin ko. Kasi pwede naman. Yung nga lang, medyo hahawakan mo lang siya dito. No. So, ayan, lagay natin. Ayan. Pwede naman. Tada! Okay? Tapos, saling gas ko. Ayan. So, dito, lalagay din ng gas. Kasi, this is a gas type, no? Gas blowback din siya. Hindi siya di battery, eh. Kaya, parang pistol. Kakargahan mo ng gas yung magazine. Ayan. So, ito yun. So, sa isang magazine, parang same siya sa tunay eh. 30 rounds. Kasi sa tunay, 30 lang din yung bala. No? So, ayun. Okay? So, ito siya. So, gas blowback siya. No? So, yung gas blowback, ibig sabihin, parang kinakasa mo siya. Ayan. Kita mo to? Ayan. So, parang same siya sa tunay na baril. Okay? So, ito na. Pasok natin. Check mo. Make sure na nakapasok siya. Baka mamaya, hindi nakapasok to. Kasi umaangat ito eh. Yan. Umaangat yan eh. Kapag ano. Yan, di ba? So, yan. Ayaw nga pala. So, naka-disable nga pala to, di ba? By default. So, ngayon, for testing purposes, we are going to enable it. Yan. Para mag-open yung bolt niya. Okay? So, ayan. Pag naubos yung bala. Okay. So, ito na. Pasok natin. Okay. So, adjustable. No? Ito. Tapos, ito na. Kasa natin. Okay. So, ngayon, ito. Reset natin. Ilan ng, para check natin kung ilan FPS. Okay. So, ngayon, mahirap. Kasi kailangan dalawang kamay ito. Medyo mahirap hawakan ito eh. Yan. Ilan FPS? 430.2. Okay. Kailangan atas ako. Medyo nabingi ako na konti. Medyo malakas. Malakas yung recoil. 425.6. Okay? So, ngayon, babaan natin to. Yeah. Testing naman tayo ngayon. May full auto kasi nga mga rifle, merong full auto. Okay? So, ito nga pala, Sir Salvino, no? Kapag nakakasa, pwede mo siya lagay sa safe, semi, tsaka sa full. Pero pag naka-unload, hindi mo siya malalagay sa safe. Okay, so ngayon, lalagyan natin siya ngayon sa full auto. Mamaya, pakita ko sa inyo. Lagyan natin siya ngayon sa full auto. Burst mode. Ayun, medyo mabilis yung cycle. Ngayon, ubusin ko na siya. Ayan, wala na. Okay, tapos yun, nag-open, bolt na siya. Ayan, nag-open. Okay? Tapos, tanggalin natin yung magazine. Wala nang bala. Okay? So, yun. So, after na ganito, pwede mo siyang i-press dito para bumalik yung bolt or hilain mo to. Saka mo siya bitawan. Kasi nga, pag ginagamit mo to,
parang katulad sa mga pistol, nakakayod yung bolt, masisira yung bolt. Okay, so yun. So after, parang pistol din, you have to hammer down. Kalibitin mo siya. Tapos yun. Yan, katulad nito, naka-hammer down na siya, hindi siya nakakasa. Hindi mo 'to malalagay sa safe. Yan, ayaw. Kaya wag nilang pipilitin. Nasa semi lang talaga yan. Kasi wala na lang, naka-safe na rin naman yan. Okay? So, yan. Nasa semi lang siya. Malalagay mo lang yan sa, ano, kapag naka-charge. Yan. Diba? Kapag wala, ayaw yan. Yan, ayaw. Yan, ayaw na rin. Semi lang. Okay? So, ayan, Sir Silvino, Mr. Villena na lang. Okay. So, ayan, Mr. Villena. Tapos, yung order mo yung extra mag. So, before ko siya papack, kakargaan ko siya ng gas. Check natin. Make sure na wala siyang singaw. Tapos, yun. Pati yung magazine ng Glock 34, ganun din. Kakargaan ko lang ng gas para ma-check natin kung may singaw ba wala. Ganun na naman. Pag walang singaw, okay na yun. Pero pwede ka rin. Check ko rin naman konti kung may mga makikita ba akong kakaiba. Okay? So, ayun. So, ayun mga sir. Thank you for your orders. Wala tayong na-encounter na kahit anong problems. Smooth lahat. Swabing-swabi lahat. Okay? All our units. At ang nakita nyo dito is made in Taiwan. Okay? Made in Taiwan lang ito. W is made in Taiwan. And the Umarex is made by Vega Force Company of Taiwan. Okay? So, yun. Lahat ng pistol natin actually made in Taiwan. So, sa mga rifle lang tayo meron, medyo merong made in China. Lahat ng pistol, wala na akong ano. Wala akong made in China na pistol. Okay? So, mga natatanong, kayo mga hindi familiar, ang mga made in China na pistol ay Army Armament, Double Bell, East Crane, APS. Yan yung mga made in China. APS na, APS yung conception ba yun? Something? Yun. Mga made in China yun. Okay? So, yun. Okay? So, ayun guys. Thank you for watching. Until next video na lang. Okay. Always remember to stay safe, stay great, be good, and be thankful always. God bless everyone. Bye-bye.